Inaamin po sa mga kapatid ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa at mga pansala sa isip, salita, sa gawa at sa aking magkulang. Kaya sinasabi ko sa mga Birheng Maria sa lahat ng mga kanyang mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y pinalangin sa Panginoon ng aking Diyos. Kawa tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa aking mga kasalanan at paglupayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawa ang kami. Kristo, kawa ang kami. Panginoon, kawa ang kami. Ang maraming magpapangyarihan ang pagkakamalatay at pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautosan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi tayo alipin ng likas na ibig na ang laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinagpapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumatanggap ng Espiritu ng pagkaaligid upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin na parapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at siya sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya ang salita ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos daw'y magligtas ng lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway, pakalapi, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang tili. Ang lahat ay nagagala, natutuwa ang matulid sa harapan ng Diyos, galak nila'y di maliri. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa unilan, sanggalan ng mga balo. May tanganan siyang daan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila'y hanto. Purihin ang Panginoon, Diyos natin, nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin natin hawa. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa'y magligtas
Noong panahon sa iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamayan. May isang babae noon, tanging 8 taon na may karamdaman. Gawa ng masamang espiritu na sa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi niya makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, inawag niya ito at sinabi, "Madaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinato ni Jesus sa kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang mga pamahala at sinagoga sapagkat nagpagaling sa Jesus sa araw ng pamamayan. Kaya sinabi niya sa mga tao, "May anim na araw na inilaan ng mga mag-ipagtrabaho. Pumalito kayo sa mga araw na yan upang magpagaling." At huwag sa araw ng pamamayan. Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpahibabaw, hindi ba pinalag ninyo sa sangsapan ang inyong bata o wasto at dinalar sa paninuman kahit araw ng pamamayan?" Ang babae ito na mula sa lipi ni Abraham ay binabos ni Satanas. Sa loob ng 31 taon, hindi ba dapat na siya'y talagad kahit na araw ng pamamayan? Napahiya ang lahat ng kalaban ng Yesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang mata sa mga kahanahanang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa pagpapalago ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko Kristiyano ay yung pagbibigay ng pansin sa ating pagdiriwang. Kaya binibigyan ng pansin na yung we have to celebrate. Ipagdiriwang natin ang pagliligtas ng Diyos. Kaya nga po yung kanyang mga kanyang encyclical ay joy. Bahagi mo na kung saan ay pinamamanig sa atin the gospel of joy. The joy of the gospel. Na kung tutusin na ako ay redundant. Kasi yung gospel na dalalaan ng Panginoon Jesucristo ay kagalaan. Pero dahil siya kasi i-highlight, isa o sa mga palaging pagkaya ni Pope Francis ay yung elemento ng celebration. Kasi kung isa nakakalimutan natin, kaya nga kung isa sinasabi natin ito, ang pagdiriwang ng banal na misa. Hindi lang basta misa. Pagdiriwang sa English, the celebration of the Holy Eucharist. Do we celebrate? Ito yung hindi yung nakita ng mga pariseo at mga eskriba, mga Hudyo na kumakalata ng Jesus dahil sa pinagaling niya. Pinagaling niya ang isang babae na 18 taon na maghihirap, hugot, natutuyo, gawa ng pagkakalipin ng kasamaan, pagkakalipin ng kampot ng kaliliman sa kanyang buhay. Ay ngayon ay nakita niya na siya ay pinagaling ni Jesus na dulot ng kamaligtasan sa kanya. Ay hindi nakita yun ng mga Hudyo. Ang nakita nila ay ang paglabag ni Jesus
na sa kanila hindi magtrabaho. At ito rin ba ito, yung pag-inumin nila yung kanilang alamang halo. Kasi pag-trabaho niya. Pero sa akin siya, kapag hindi mo pinahinan yung alamang halo ko, sa araw natin pamamay na mamamatay yun. Kapag nahulog na rin bago sa panahon, pabibig niyo eh. Hindi mo rin pwede, hindi mo sasagit yun. Ihalo na yun. And it serves the celebration, yung araw ng pamamay na, meron natin yung araw ng pagsamba. Yung kung tawagin natin yung analysis, sa pagsaliwa ng pagliligtas ng Diyos sa kanila bilang isang bayan. Kaya nga sa ating pahapahapon, yung kanilang Passover office, yun yung kanilang paglilikom ng muling hapunan. Yung kanilang muling hapunan saan? Doon sa Ehipto. So, sila yung nagliliwang, ginawa nilang isang kapistahan bilang pagkasaliwang doon. Sa akin, yung aming pagliliwag, yung tinatawag namin, hindi na mag-Passover. Ngunit yung Passion of Christ sa buloob ng banal na pagliliwag ng Misa. Kaya sabi natin pagliliwag. At kung ano yung hapon yung hibigin ng buong kapat? Yung joy, yung tayo masaya kasi iniligtas tayo ng Diyos. Ay kumisan kasi hindi natin nakikita yung pagliligtas ng Diyos. Kaya kumisan, hindi natin nakakaroon naman yung pagliliwag. What is his work? At what is his job? Kinakailangan yung magsimba. Obligation po. Hindi natin nakikita. Ay, iniligtas tayo ng Diyos. Let us celebrate. Let us rejoice. Let us thank God. Kaya nga yung ipag-ibig natin ngayon sa araw na ito ay nagpapahayag ng kadalaan ng naramdaman ng mga tao na nakita nila doon sa hindi lamang sa sagot ni Jesus laban sa mga iskriba at mga Parisayo, ngunit yung nakita nila na yung itong babae na ito na natikwan ng taon ng naghihirap ay pinayagin ni Jesus. So, alam ko yung ano yung pagpaliwanan ng pag-Diyos. Isa po ito sa mga patuloy na aming pagtutok na makita po natin na yung aming mga sakramento. Sakramento yung mga celebration of Christ sa living presence in our lives. O kahit naman hindi na nawala sa pagliligaw ng Misa, pero dapat ilalagay na sa mga pagliligaw ng mga sakramento. Hindi lang po yung Misa, the seven sacraments. Ay makita natin na yung minsan talaga pagliligaw ang pagsasaya. Kasi kung isa ng mga ating ano ng pagliligaw ay simply because it is an action, ang isang gawain. Hindi lang basta gawain, it's you be, pag ginagawin namin yung celebration, pag-inuan, may kakipan yung kalat, nagalala tayo, natutuwa tayo, excited tayo. Kasi it is an act of God's presence, saving His people. Isa ang pag-ilos ng pagliligtas ng Diyos sa gitna natin. Sana po maramdaman natin every time sa pagliliwag natin ng mga sakramento. Every time na pagliliwag tayo ng
with the presence of Christ, saving the world, saving each and every one of us. Sana po, bakit ba natin ito? We will see no great wonders in our lives. Because it is a celebration of Christ's presence, saving the world, saving each and every one of us. Kaya sana po, tuwing tayo magliligo ng isa tayo ay tuwang-tuwa. Bakit? Sabagal, nakita natin ang Panginoon. Sabagal, nakita natin ang Panginoon. Binigyan pa ako ni Lord ng mga pagdiwang ng misa sa buhay nito sa araw nito. Sana, kahit na maliliit ng mga bagay, hindi yung mga, hindi lang yung mga kasintak-sintak ng mga bagay na tulad ng ibanghelyo natin. Kasi, kung yung nga kung mga Pariseo at Pariseo, but they have failed to see that they have to celebrate on the wonders of God being shown to them in their very midst. Na nakita nila may pinagaling ni Jesus yung babae nito na putusin ko ay tahanan. Kasi bakit? Kasi hindi nila naging practice. Hindi nila naging practice ng araw ang pamamay na ay nakalimutan nila na yun ay isang pagliliwag ng pagluligtas ng Diyos na ipinakita ng Diyos sa kanyang bayang Israel mula sa kanilang karanasan. Kaya po, sa ihip ko at sa patuloy ng panapayang po ang magkapal. So ito po yung aming hamon na sana po ay malaklapan natin ang ipin at patuloy mo namin gawin ng isang pagkilos sa bahay ng mga aming pagtubot na makita natin, lalo-lalo na ito sa akin bilang purang paroko because I celebrate the Mass. Pero tayo lahat ay natinipon sa pagdiligo ng misa, may nagpapasa, may kumakanta, may kayong pintang ay sumasagot. Pwede na sa lahat ko ay let us remind ourselves that it is an encounter with Jesus. We have to experience the joy of the gospel. We have to experience the greatest power of God saving each and every one of us this very moment. You see, bakit? Nandito si Jesus? Nandito si Jesus. Sana po, ma-excite tayo sa presensya ng ating Diyos na siyang mabigay sa atin na ang damdamin na tunay na magdiwang sa kanyang pagliligtas sa gitna natin. Siguro sabihin, ang napaligyan din mo natin ngayon. Very proud na tayo yung umaga. Hindi na rin na kailangan maging makita ang patulad ng pinakita ni Jesus. No? Na kay hindi-hindi. No? But ano ang pinakailangan natin? We have to see, to deal, and to feel. Yun ang pinag-isa sa pinakamahirap ng mga kasalanan. Ma-feel natin. But the Mass is something to be celebrated. It's not only something to be appreciated, something to be celebrated, not something to be obligated.
kanya agad siya pamilya. Neresama sa pamilya. Kaluluan mo sa aking Rodriguez. Opening of the soul of our CWO members. Sister Lancia Sampo, Sister Linda Grace. Ang maraming tumika, kamayan mo ang maaaring namin nangyayon sa iyong matapilaan. O bagong matiling ko na ang minagampanahin ang mantong sa iyong bagong ikatalaman sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasama ng hanggang. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at iba. Salamat namin ang Panginoon ating Diyos. Ama namin ang mga pagkailigan, tunay ng malapang ng tao, ay aming pasalamatan. Sa pagkailan ng istrisyo na aming Panginoon, siya ang salitang matuwa mo na pili noong ang lahat ay humihirap na iyong kayo. Kaya sino mo mo para matisigin yung matayarin kaya sa kanilang ng mga mabir. Nagaling kanyang ilang ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sa pinanoo mo at kapatid sa pinagpanan para sa iyo. Pinag-iisa niya ipulang sa puro sa kanyang mga kapay o pangamuha sa kaman na iyong ayaw itong pagkabuhay. Kaya kinisa na na nagsisinawin ng patuloy sa iyo ng walang magpapayos sa kalamitan. Kami nagtuguli sa iyong kalamitan. Thank you.
Ama, ginagawa rin namin ang pag-aralas sa pagkamatay mo rin patuloy ng anak ang nangyari namin sa iyo, ang tinapay na nag-ibigay buhay, at ang kari sa nagkakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung inarapan na ngayon sa mga parang mamigod sa iyo. Iisin na sa kanan kami ng sasari-sari sa kanawa ng Panginoon ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu sa ako. Ama, binati ko ang simbahang pagkakam sa buong daigting. Pusisin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francis, ni Binaventura, at ang kanakapalala. Alalahanin ko rin ang mga kapatid natin na tayo na may pag-asa ko sila yung muling pagkukuhay, gayon din ang lahat ng mga kawalan sa kanatuhin sa iyong kaliwanagan, kawalan ang paglapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga kandali, Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga panalang na buhay dito sa daigting ng kaluluwag sa iyo. Mahal ko, imong nawa namin ang pagpupuri sa karangan mo. Sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng kanilang papuri sa iyo. Diyos, ama ng mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala man ka. Sa pagliligtas ng Diyos sa gitna natin.
ikaw ang nag-aalis sa mga kasalanan sa lipunan. Mapalad ang mga inaniyahan sa piling ng Kordero. Dos saludos.
ginawa ko